Narito pa ang ilang balita. Mahigpit ang ipinatutupad na health protocol sa ilang eskwelahan sa pagbabalik ng limited face-to-face classes sa NCR. Live mula sa San Juan, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne? Susan, good morning. Balik eskwelahan na rin sa ilang paaralan dito sa San Juan City. Dito sa Pedro Cruz Elementary School, alternate schedule ang ginagawa kada grade level. Ang kinder students pumapasok mula alas 7:30 o alas 8. Ang mga grade 4, 5 at 6 ay bandang alas 7. Oras ng dismissal ay 11:15 hanggang 12:20 p.m. depende sa grade level. Maaga pa lang nakaset up na ang mga silid-aralan para sa mga estudyante. Sa loob ng eskwelahan, may nakaset up na disinfectant at temperature check para sa mga estudyante. May mga karatula rin na nakakabit bilang paalala na magsuot ng face mask at physical distancing. Pagpasok ng mga estudyante, sumasailalim muna sila sa temperature check at kailangan ipakita ang health declaration form. Pagkatapos nito, pinapaupo muna sila sa waiting area para sabay-sabay pumasok sa classroom. Paraan din daw ito para masunod ang physical distancing. Lahat ng subjects ay tinuturo rito pero ayon sa principal ng eskwelahan, wala munang group activity. Tuwing recess naman, bawal rin magsama-sama habang kumakain. Kailangan pa rin daw kasing iwasan ang kumpulan ng mga estudyante. Ang mga estudyanteng pumapasok ngayon, ang mga mayroong parents' consent. Ang iba, online pa rin. Feedback ng mga magulang ang isa sa naging inspirasyon namin. Ang mga guro, excited din, pero sinigurado namin na lahat dapat ay vaccinated. So dahil siyempre tinitingnan natin na dapat safe at maayos ang pagbabalik ng mga bata sa school. Sa mga oras na ito, paunti-unti nang dumarating ang mga estudyante at ayon kay Principal Demi, darating si San Juan Mayor Francis Zamora mamayang alas 9 ng umaga para inspeksyonin at bumisita sa eskwelahan. Yan ang unang balita mula rito sa San Juan City. Ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.